Si Nicanor Santa Ana Abelardo ay isang Pilipinong kompositor na naging tanyag sa kanyang mga kundiman. Humigit kumulang 104 na po ang kanyang koleksyon na iniwan bago pa man sumiklab ang ikalawang pandigmaang pandaigdig. Pinanganak sa San Miguel de Mayumo, Bulacan noong 7 ng Febrero 1893. Ang ama niya na si Valentin Abelardo ay isang guro sa San Miguel. Tanyaga kanyang ama bilang maestro ng bayan, tagapagturo ng lahat ng instrumentong ginagamitan ng kwerdas. Ang kanyang ina, si Placida Santa Ana, nagmula sa angkan ng mga pintor at manlililok ay mga awit sa simbahan at kilala din bilang mananay. Sa murang edad na 5 taon, unang natutunan ni Nicanor ang paggamit ng solfeo at bandurya ayon na din sa pagtuturo ng kanyang ama. Sa edad naman ng 8 taong gulang, nalikha niya ang kanyang unang komposisyon na pinamagatang Unang Buko, awiting balse na inalin niya sa kanyang lola. Nung siya ay 13 taong gulang, naging manunugtog na siya sa mga salon at kabaret sa Maynila. Di naglaon ay nakapasok siya sa mas malaki-laki at kilalang mga tanghalan sa siyudad. Naging leader siya ng Cine Majestic Orchestra, isang orkestrang tanyag sa mga tanghalan. Sa panahon ding ito niya nakilala ang kanyang may bahay na si Sixta Nagiyat, isang takilyera sa Santa Ana Cabaret. Ang himno ng pambansang pamantasan ng Pilipinas, ang himno, ay nilikha ni Nicanor Abelardo sa loob lamang ng 15 minuto. Inihabol sa timpala at nagwagi. At ang kanyang ginamit ay kaiba. Hindi siya gumamit ng anumang instrumento sa paglikha ng musikang himno ng Yupi Kong Mahal. Minamahal. At ayon kay sa Professor Emeritus ng Yupi na si Ramon Santos, may tuturing na ang himno ng Yupi ay dikit na maganda kaysa ating pambansang awit. Sapagat ito ay mayahambing at mayutulad sa kanta ng Dambana. Samantalang ang pambansang awit, ang himno ay marcha militar na katulad ng ibang mga marcha sa buong daigdig. Kaya dahil ito ang isa sa mga dakilang nalikha ni Nicanor Abelardo. Ang importante kasi sa isang paglikha, merong kwento para magkaroon ng kwenta. At ang pinakamaganda na may kwento ay yung tungkol sa kanyang kaibigan na nagkahiwalay sila, no, di ba? Pinadala sa Amerika ng magulang na niya yung lalaki. Naiwan yung babae, tapos na nangyari ay dinasampagat ng nanay ni Francisco ang kartero para hindi makarating yung sulat ng kanyang anak doon sa babae. Nung bumalik ang lalaki, natuklasan niyang meron na palang asawa yung kanyang sinisinta. O ito, napakaganda ng kwento na yun sapagkat yun ang naging dahilan upang likhain niya yung isang pandima na pamagatay na San Cairo. Siguro, para sa akin, ganun ang paglikha. Kailangan merong kwento.
Hindi lang basta nililikha mo isang bagay. Inaano mo yan eh. Iniugnay mo sa isang malalim na kwento para magkaroon ng kahulugan. Noong 1924, kasunod ng pagtanggap ng katibayan na pagiging guro sa Science and Composition, siya ay tinalaga bilang pinuno ng Departamento ng Konserbatoryo. Panahong iyon, siya ay naimpluwensyahan ng mga makabagong estilong musical ng Second Viennese School, Hindemith at iba pang kilalang kompositor sa Europa. Kadalasan, nahuhuli si Canor na natutulog dahil sa kalasingan at puyat. Subalit nagagampanan naman niya ang pagtuturo. Canor, kung ako sa iyo, ititigil ko na yung pagpapiano sa kabaret sa Santa Ana dahil nakasisira lang ito sa iyong trabaho. Hindi maaaring itigil yon dahil kahit pa paano malaking bagay para sa aking pamilya. Karagdagang itigil yun. Ah, bahala ka. Basta di ako nagkulang ng papaalala sa iyo, Dre. O siya, ako'y may klase pa. Isa ang butya ng Pasig sa napakaganda niyang obra. Ginawa pa itong pelikula para itong isang maliit na daigdig na kanyang musika. Ang kanyang pagkamatulain ay tunay na lumabas dito. Kung susuriin natin, ang awiting ito ay napakatindi ng melodiya. Sixta, ipakisuyo mo nga yung alak dyan sa iskaparate. Isko naman, Canor, alak na naman. Kakainom mo lang kagabi, hangat hanggang ngayon lasing ka. Ito, kape, pagtitinta kita na mawala ang lasing mo. Lubayan mo na yung alak. Nilulubayan ko naman. Ginagawa mong tubig. Isko naman, Canor, ingatan mo na may sarili mo. Paano na kami ng mga anak mo pag may masang nangyari sa'yo? Maiba ko. Kamusta na yung tatlong nangangasera? Nagbayad na ba? Nagsisipagbayad naman yun. Kailangan nga lamang ay hindi mo maobligat na ang talay pagpapadala ng mga magulang. Ano naman, walang masamang tumulong. Pero kailangan din natin ng pera. Ang dami nating bayarin. Oo, nauunawaan ko naman. Siguraduhin mo lang, Canor, ha? Siguraduhin mo lang. Baka naman mamaya nang bababae ka na. Saan mo naman nakuha yung ganyang balibalita? Siguraduhin mo lang. Diyan ka na nga.
bituin marikit sa gabi ng buhay ang bawat kislap mo'y ligaya ang taglay iyaring aking pala at kahit na sina, ako'y bakinan. Bituin marikit sa gabi ng ayon sa iba, malungkot ang naging buhay ni Canor. Malabo, mabagal. Para siyang naghahanap kung sino siya. Tanging ang musika ang naging daan kung papaano ang tunay na pagkatao niya ay lumabas. Hindi man nabigyan ng titulong National Artist si Nicanor Abelardo sa kadahilanang hindi pa natatagyuon ang Cultural Center of the Philippines kung saan doon nagpasimula ang pagtatalaga nito. Subalit, kinilala naman siya dahil sa kanyang naiambag sa ating sining at kultura. Ang kanyang mga musika ang saksi na kinabagang pumupukaw sa ating mga puso at isipan kung ating itong mapapakinggan. Mabuhay ang iyong musika, Maestro Canor! Mananatili ito magpakailanman sa kaibuturan ng aming pagka-Pilipino. Pangbuhay.